Usa kaming gabi, mga angkol o mga ante, tugutin isab ko ninyo ng mga ina sa dagkatahuran. Magandang gabi sa iyo, mga kabisyo. At sana okay pa sa all right ang inyong gabi. Napansin ko, marami pong magkakatraffic pa rin hanggang ngayon. Kasi parang kakatapos lang yung Christmas parties ng karamihan. Ang kagandahan, inabutan ako ngayon. No? Merong inabot sa akin si Sir Vince. Yeah, Sir Vince ng Talent Management Group. Thank you very much. Itong Starbucks to, tamang-tama to. Starbucks. Okay lang sa akin. 3-in-1, mga pita. Mga pita sa Cebu ba, sa Hungkira o Kulon. Oy, shout out po sa Grab driver pala. Ito po, nasakyan to ni Greggy Nilio, ha. Kung ikaw ngayon, angkol, ha, isang Grab driver, kaya kakilala nyo to, no? Si Alec Katindoy Guevara, inyong driver. Sir, naiwan ng isang itim na wallet na may ID ni Greggy Nilio. Pwede surrender man lang dito sa MBC, sir, if ever, no? Dito sa Love Radio. Hanapin mo na lang si Konyo Bicolano. Maraming salamat po, no? Sir Alec, Uncle Alec Katindoy Guevara, no? Naiwan ang itim na wallet diyan, baka nandiyan pa sa ano. Sana lang na nakita lang, ha. Kasi minsan kasi yung mga driver po natin, hindi po riyan tinicheck, eh. Pero pag ikaw yung talagang mabusising driver, titingnan mo talaga 'yan. Maraming salamat mga tropang Grab drivers, nakatutok sa atin. At iti-check din natin dito, nakatutoy din sa atin ngayon, no? Si Kuya, Kuya Bobby Amolo ng Juster Taxi. Excited sa hamon. Yun pala, hindi pa luto. Ayan. Okay, sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Ito yung nakatutoy sa atin. Pagbigyan natin itong mga kagwang na to. Ayan, siyempre nakatutoy sa atin dyan sa may Cesaro Filipino Restaurant sa may Qatar. Maraming salamat, no? Especially kay Dede Calianta de los Reyes, nakatutoy sa atin dito. Si Mar Villaruel, hello, magandang gabi sa may Ortiga Center, siya nakatutok dyan. Thank you. Flor de Luna Baldera, hello po sa inyo. Ayan, no? At yan, ating pinag-usapan po mga kabisyo ay etong tungkol sa mga nangyayari sa bispiras ng Pasko. At siyempre, mga sandaling ito ay nagbibigay buhay at kulay sa bispiras ng Pasko po. At karaniwan ay nagdadala ng saya at masasayang alaala sa mga pamilya at mga kaibigan, kamag-anak. At siyempre, napaka-importante itong bispiras ng Pasko, mga kabisyo, no? Ito ay nagtataglay ng isang kayamanan ng mga alaala para sa atin. Naalala ko lang last year, yan. Hindi masyadong bongga, no? Ngayon may pakonti-konti na, pero yung last year, yung nakamask ka, kung titingnan ka, hindi ka makikilala. Titingnan ka sa mata. Oo, pag tingin mo sa mata, mura kang tulisan. Diba? So yan, at least kahit papano ngayon, pero ingat pa rin tayo po mga kabisyo. Huwag po tayong magiging kampante kasi meron pa rin, andyan pa rin yung virus. Ingat lang po tayo kasi maganda talaga yung mga pagtitipon ng pamilya. Lalong-lalo na itong kapaskuhan, no? Yung sama-sama kayo, mga miyembro ng pamilya, at magkikwentuhan, mga nangyayari. Alam mo nung dati, ganun. Di ba ganun nun, no? Pag tumanda kayo, pag nag-meet kayo ng mga kapatid po ninyo, mga siblings po, sasabihin siya, alam mo nung dati, niloko mo ako. Oo, lagi mo akong ginaganito. Yan, yung mga karanasan po, alam na natin yan, no? Pagbabahagi ng mga kwento, siyempre tawanan at kasiyahan ng isa't isa. At mga sandaling ito, may madalas na nagiging mahalagang alaala, no? So every time na mag-meet up po kayo, pag may okasyon po, yan ay isa sa mga importanteng mga bagay na hindi mo na siya pwedeng kalimutan. Oh, may mga pangyayari kasi mga kabisyo na nakakatawa. Usually yan. Kasi Pasko, eh. Pero kahit man nakakatawa, nakakaiyak, kung ano man yung emotions na mararamdaman po ninyo, okay po yan. Nakakatulong po yan. And wishing everyone din na nagbigiging mag-enjoy sa kanilang kapaskuhan, sa kanilang celebration. Ayan.
may mga surprise at mga hindi inaasahan pong mga sandali, no? Isa dyan, yung pag-uwi po ng mga padre di pamilya galing sa ibang bansa, hindi nagpaalam, hindi nagsabi sa mga anak, hindi nagsabi sa asawa. Tapos bigla na lang nasa harap na lang. Oo, niya, naka-face mask pa, naka-helmet. Siyempre, hindi nakikilala. Nung nag-meet up na, uy, pag-ana, so iyakan naman, napaka-memorable moment yan sa mga kabisyo po natin nasa ibang bansa at makapiling po ang mga mahal sa buhay. Kanindot kaya na siyang paminawo na to, no? Tayo dito sa Pilipinas, petix-petix lang, pero alam mo ba, pag ikaw ay isang OFW po mga kabisyo, lahat na mga off mo, lahat na mga ginagawa mong mga bakanting oras, dapat merong income. Yahoo! Tama yan. May ka-Brad nga ako eh. Sabi nga niya, Brad, okay yung trabaho ko, malaki yung kita ko. Meron akong may inuupahan, wala akong inuupahan, libre lahat po mga kabisyo. Pero ang sabi niya, nagtitinda pa rin ako ng salted egg. Yahoo! Imaginin mo yan. Ganon ang mga OFW. Saludo tayo sa inyo, mga kabisyo, no? Alright, no? Napakabilis po ng oras, mga kabisyo, at ako na po yung magpapaalam, no? Ingat lang po tayo sa mga kabisyo po nating nasa ibang bansa. Hello? Ayan, Merry Christmas, at syempre sa mga nasa probinsya din, nanonood sa atin. Hello po, especially yung mga natamaan po ng bagyong Kabayan. Ayan, sana okay lang kayo dyan. We only have 4 days na lang bago ang bispiras ng Pasko. Ready na po ba tayo, mga kabisyo, sa ating handa? Ipaalala lang natin, no? Dapat andun yung essence of sharing and giving, mga kabisyo. Kasi narito na ang Pasko. Wow! Dito lang. Ito po si Totoy Bato. Mukha niyang programa nating Totoy na Love. Only right here on 90.7 Love Radio. Sasakyan si Kat, basta't Love Radio, ang radyo mo.